Hi guys, good morning. So, 5:30 na nga ng umaga guys. Kabubukas ko lang na aming munting tindahan. And naisipan ko nga i-vlog yung nangyari nga dito sa aming tindahan. Dalawang araw na ito nakakaraan nun guys. Ganitong oras lang din. Wala pang 6 o'clock ng umaga. At wala pang 5 minutes. Actually, nasa 2 minutes nga lang ata guys. Nung nangyari yon na nawala ng tao dito sa tindahan. Tapos, may dumating. So, bago mo nyo nga mapanood yung video, aming CCTV, ay mag-share lang ako ng konting kung anong nangyayari dito sa aming tindahan. Kasi guys, pag ganong, pagmabilis lang talaga mawawala, may kinukuha, may tinatawag, hindi na talaga ako nag-open ng aming CCTV sa cellphone. Pero kapag alam ko medyo matatagalan, or may ginagawa or may gagawin ako sa loob ng bahay, ay ino-open ko talaga yung aming CCTV sa aking cellphone. Tapos, dadalhin ko yan kung saan ako may ginagawa. So, para hindi kasi ganun ka naririnig kapag may bumibili dito sa amin, kapag medyo nasa bandang likod ako or nasa kusina, ganyan. So, talagang nag-open talaga ako ng aming CCTV para mas madali kong makita kung mayroong bibili, kasi nga hindi naman ganun kalakas tumawag yung ibang bumibili, and ayun, para hindi rin ganun katagal nag-iintay yung ating mga customer. So that time ay mag-aalas 6 na kasi, so pumasok ko na aming sa loob para nga tawagin ko yung dalawa kong anak kung ready na sila, tapos ginising ko na rin yung aking asawa kasi nga siya yung naghahatid sa school. So, napakabilis talaga ng pangyayari. At yung makita nyo or mapapansin nyo doon sa bata is talagang mukhang hindi naman first time niya ginawa ito. So, ayun lang. Buti na lang. At salamat talaga kay Lord dahil wala namang nawala sa amin. Walang nakuha. Kumbaga, bago pa kasi siya dumating, nakapaglikpit talaga ako dito. Kasi nga, nakaplan ako na sasabay ako sa kanila para mamalengke. So, yung mga pera na binenta dito is naayos ko na dito sa my drawer. Yung mga cellphone, na-arrange ko na kung saan dapat siya nakalagay. Tapos yung cellphone ko na ginagamit ko ngayon na pang vlog ay nilagay ko na sa bag, na actually nandito lang din sa may harap pero mas malayo doon sa may pinaka-counter or pinaka-bintana ng ating tindahan. So medyo malayo, hindi niya nakita yun pero nakita niyo siguro yung bag. Ayun. Awalan Diyos talaga at pasalamat talaga. Sobrang thank you talaga. Dahil wala talagang nakuha. Kasi yung cellphone, minsan dito ko lang naiiwan yan sa table. Kung saan malapit dito sa bintana. Na akala ko pag naisara ko na yung tindahan namin or naikawit ko na yung lock, ay safe na. Nakasarado na, kampatid na ako na sarado yung tindahan. Actually, hindi kasi talaga padlock yon. Actually, nasirang padlock yon. Dati kasi pinapadlock talaga namin to. So, nung kada bukas-sara, yun, nasira na siya. Nawala na yung pinaka ito. Nung ganito yung itsura ng padlock. Nung medyo malaki kasi yung gamit namin dati. So, nung nasira na to, ayaw na siyang mag-lock, ayaw na masusian. Natanggal na itong pinaka-square. So, eto na lang yung natira. Pero medyo mahaba siya, ganyan. So, ito na lang yung natira. Kaya ito na lang yung pinakakawit namin. So, pangkawit lang talaga siya. Wala talaga siyang secured na nakalock talaga. So, ayun nga yung nangyari guys. Napakabilis niya talaga. Ay, nabuksan niya agad itong aming harap ng tindahan. Or yung bintana ng aming tindahan. So, yung bata na to guys ay hindi familiar or hindi ko siya masyadong nakikita dito sa gawin namin. Siguro nagawi siya minsan pero hindi ko siya ganun natatandaan. Kung nagawi man siya or ngayon lang siya nagawi, parang gano'n. So ngayon, in-adjust ko na yung harang ng aming, may konting, may signage kasi nandito na nandito, tapos nandito yung lock namin. So bali, in-adjust ko na siya para sa tapat mismo siya ng lock at hindi naman na nadudukot. So may still matin kasi at screen yung harap ng tindahan namin, pero kasya pa rin kasi yung daliri. So gano'n niya lang kabilis na ano nang daliri niya yung aming lock. Napakabilis talaga guys. At talagang yung kilosa niya, lingon siya ng lingon kung may paparating na makakakita sa kanya. So, nagulat ako guys. Pagdating ko, oh, ba't nakabukas na yan? So, agad-agad siyang nakasagot. Kaya medyo, hindi naman ako agad sobrang nagduda. Pero, nag-check pa rin agad ako ng CCTV. Pero, ang range kasi ng ating aming CCTV is nasa 547 ata yun. Or,
nasa 548 to 49 yung actual na nag-ano siya dito sa tindahan namin. So that time is 550 na. So kailangan ang cut noon is 550. So dapat 551 ako makapag-review. So 551 nakaalis na yung bata. Noon ko lang na-review at grabe naging kabaw kasi ang una kong na-review is yung nasa labas. So 551 nakapag-review ako. Nakita ko siyang pumasok and ang bilis kong ni-review agad yung dito naman sa may pinaka-counter or yung sa may tapat ng ano para may CCTV kami doon para doon makita kung magkano yung inaabot na pera. So yun, pagkita ko doon, ay grabe, ay, ako, abuti na lang talaga guys. Okay, sobrang kabang-kaba nung aking makita yun at agad ko nga tinawag yung asawa ko. So kilala niya yung bata. Hindi naman siya, hindi siya totally kita yung mukha niya pero hindi ko na talaga ni-review nang sinumba or chinek dito sa isang CCTV sa labas yung mukha niya kasi wala rin namang nakita. Pero pinost ko na rin ito sa aking personal account para na maging aware. Siguro kasi ang bata o ang tao kasi pag familiar ka, kahit hindi naman sobrang kita yung harap ng mukha, is makikilala natin. So ayun lang, hindi ko na lang din talaga pinost yung pinakamukha niya. Pero ako, nakita ko siya personally talaga. Kung makikita ko siya ulit, malalaman kong siya yun. So, yun lang guys. I-share ko sa inyo yung CCTV na aming record. Dito nga guys, ay papasok na nga ako sa loob ng aming bahay para i-check or tawagin ko yung aking mga anak kasi mag-aalas 6 na, hindi pa sila nakakaalis. At ginising ko na rin yung aking asawa para makapag-ready na din kasi siya nga ang naghahatid sa mga bata sa school. Dito nga guys ay kumuha pa ng baon yung anak ko sa loob ng tindahan. Ayan. So ito na talaga yung time na walang tao sa aming tindahan. 5:47 nga ako umalis and 5:48 nga nitong wala ng tao din sa aming tindahan nang dumating nga itong batang ito. Pabila. Oh, pabila. Sino ang bukas? Diba niyo ang pangalain? Ganito nga lang yung itsura ng aming lock dati. So takaw mata siguro talaga na kayang buksan. Kaya naman ganito na yung ginawa namin ngayon.